Magalak si Maria ang ina, ipinaglihing walang sala, lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purisima, sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kaming sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Maria ang ina, ipinaglihing walang sala, lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purisima, sin pecado concebida. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga minamahal kong mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buto na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw
Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na biring ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sino ang may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. "At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at aligabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhin mo't binhin niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog
ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y, ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyang ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Alam po ba ninyo, ang Diyos po, ang Panginoong Diyos, ay tumatawag po sa atin upang ang Kanyang presensya ay magkaroon ng kamalayan sa atin po sa pang-araw-araw, ngayon, at sa bawat oras po ng pintig ng ating puso na ang pagtawag po ng Panginoong Diyos sa atin ay kung ang Kanyang presensya ay may taglay mula sa ating puso ang kamalayang ang Diyos ay suma sa atin. At sa pagdiriwang po natin ang solemnidad ng Imakulada Konsepsyon ng Birheng Maria, itinutuon po ng Diyos
ang paghahanda ng pagdating ng ating Poong Jesus Nazareno. At sa ating pong pagdiriwang ngayon bilang katotohanan, ni si Maria ay ipinaglihing walang bahid ng orihinal na kasalanan. At siya, sa kanyang pagtugon ng oo upang maging ina ng anak ng Diyos, siya ang karapat-dapat na sisidlan ng anak ng Diyos. Ang kanyang kalinis-linisan, ang walang bahid na kasalanan na taglay ng ating mahal na ina na kung saan ay naroroon ng biyaya, ng kalayaan, ng pagtugon, ng oo sa Diyos upang ang kaganapan ng kaligtasan ay maisaganap. Ang ina ng tagapagligtas, ang Poong Jesus Nazareno, ang kanyang pagsilang sa bugtong na anak ng Diyos, ang salita na nagkatawang tao na sa tugon ng mahal na Birheng Maria ng kanyang oo, ang kaganapan ng kaligtasan ay natupad. Si Jesus na bugtong na anak ng Diyos at ang pagtugon ng mahal na Birheng Maria ng oo upang dalhin ang tagapagligtas sa sanlibutan. At ngayon pong Abyento sa atin pong panahon, mga kapatid, kung atin pong lilimiin na kung paano po tayo sa paghahanda po natin na kung paano natin ipanganganak din ang Diyos mula sa ating puso, kung paano ipanganganak ng mahal na Birheng Maria ang kanyang anak, ang bugtong na anak ng Diyos na si Maria sa kanyang pagtugon, ang kanyang kalinis-linisang budhi, ang kalinis-linisang walang bahid ng manang kasalanan mula sa ating mga magulang, sa kanyang pagtugon ng oo, ang mahal na Birheng pinili ng Diyos upang maging sisidlan ng anak ng Diyos na magdudulot ng liwanag mula sa kadiliman, magdudulot ng kaligtasan, magdudulot ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa atin pong Adbyento, ano ang pwede po nating ihanda mula sa ating mga puso? Ano pong mabisang paraan ng pagtugon natin na kung saan ang paanyaya po ng Panginoong Diyos sa atin, ang pagtawag sa atin, na ang pagmamalay sa banal na presensya ng Diyos ay madaman natin sa tuwi-tuwinan ng ating buhay. Pagmamalay ng presensya ng Diyos na ninanais niyang maging laman ng ating buong pagpintig ng ating buhay. At kaakibat po nito, ang pagkilala sa pag-ibig ng Diyos na iniaalok sa atin ay ating tanggapin na ang pag-ibig na ito ay taglay na kung saan ang mahal na Birheng Maria sa pagtugon niya ng oo, ang tugon ni Maria sa pag-ibig ng Diyos ay isang kaganapan. Kaya mga kapatid, ngayon pong Adbyento, hilingin natin ng biyaya na bigyan tayo ng isang matinding pagmamalay sa presensya ng Diyos at hilingin din po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay ating tanggapin araw-araw na pag-aalok ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang oo ni Maria sa pag-ibig ng Diyos sa ating paghahanda sa Adbyentong ito, ang oo na kilalanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na ginawa ng pagharap natin sa buhay ay ating tanggapin at pasalamatan. Magsitayo po ang lahat at ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Bireng Maria. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway, magdiwang ng walang katapusan, kasama ni Maria at ang mga banal, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at Lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ang kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at anak alay ng bayan, maasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming iniahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi
ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaino ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo ay siya ang magluwal, sa kanya'y mababanag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, isang laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngay iyong inilang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sana sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na lika ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paggawad ng pagpapala sa langis, sumainyo ang Panginoon. O may biging manalangin tayo, O may biging Diyos Ama, sinugo mo ang iyong anak na si Hesukristo upang ihatid ang iyong pagpapagaling sa mga may sakit. Dinggin mo ang aming panalangin na aming iniyahain sa iyo ng may pananampalataya. Suguin mo ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa tao bilang kaibigan. Puspusin nawa ng kanyang kapangyarihan itong langis na iyong nilika para sa aming kapakanan. Nawa ang iyong pagpapala ay sumapit sa lahat ng mga papahiran ng langis na ito. Naway gumaling sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Diyos, para sa aming kapakanan itong langis sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritus magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa pagpapahid ng banal na langis. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Amen. Amen. Maringal na pagbabasbas ng mahal na Biren, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Biren ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Biren na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
kanang